Isang mapagpalang araw, mga bata. Kumusta? Maganda ba ang bungad ng araw sa inyo? Ako po pala si Teacher Vita, ang inyong magiging guro sa aralin natin. Ngayong araw ay susuriin natin ang mga pangyayaring naganap sa himagsikan laban sa kolonyalismong Espanyol. May nalalaman na ba kayo sa paksang ito? Kung mayroon na, mangyaring makinig upang mas maragdagan pa ang inyong kaalaman. At kung wala pa, ay mas lalong makinig upang maintindihang mabuti ang mga kaganapan. Bago tayo magsimula, ay subukin muna natin ang inyong nalalaman sa ating paksa. Suriing mabuti ang tanong sa bawat bilang. Piliin ang titik ng tamang sagot. Una, kasama sa walong lalawigan na nag-alsa noong panahon ng himagsikan ang Cavite, Laguna, Maynila, Bulacan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga at A. Romblon, B. Batangas, C. Mindoro Oriental, or D. Quezon. Ang tamang sagot, letter B, Batangas. Pangalawa, kung ang pangkat magdiwang ay kay Andres Bonifacio, ang kay Emilio Aguinaldo naman ay pangkat A. Magtanggol, B. Magalang, C. Magdalo, D. Magsadya. Ang tamang sagot, letter C, Magdalo. Pangatlo, ano ang sabay-sabay na pinunit ng mga Katipunero bilang hudyat ng himagsikan laban sa mga Espanyol? A. Titulo ng lupa, B. Barangay clearance, C. Sedula, or D. Birth certificate. Tamang sagot, letter C, Sedula. Pang-apat at panghuling katanungan, sino ang namuno sa pangkat magdiwang? A. Baldomero Aguinaldo, B. Teodoro Patenio, C. Mariano Alvarez, or D. Daniel Terona. Ang tamang sagot, letter C, Mariano Alvarez. Gaano ninyo kabisado ang paksa natin ngayon? Nakakuha ba ng 4 na puntos? Magaling! Bago tayo magpatuloy, ay balikan muna natin ang ating aralin sa nakaraang araw. Sa nakaraang aralin, natalakay natin kung ano ang ginanas na kalupitan ng mga Pilipino noong panahon ng Espanyol. Napag-alaman din natin ang pagsisikap ng mga propagandista na mapagbago ang sistema ng pamamahala ng mga Espanyol. Nagwakas ang kilusang propaganda sa pagkamartir ni Dr. Jose Rizal sa Luneta noong 1896. Dahil sa kabiguan ng kilusang propaganda, itinatag ni Bonifacio ang Katipunan upang makipaglaban sa mga Espanyol at matamo ang kalayaan sa kamay ng mga mananakop sa pamamagitan ng madugong rebolusyon. Ngayon, suriin ninyo ang larawang ito. Ano ang inyong nakikita? Ano ang masasabi ninyo sa larawang ito? Tama! Ang larawan ay nagpapakita ng pangyayaring naganap noong ika-23 ng Agosto, 1876. Handa na ba kayong makinig? Kung gayon, ay simulan na natin. Nabunyag ang Katipunan o lihim na samahan dahil sa pangungumpisal ni Teodoro Patenio kay Padre Mariano Gil nang sila ay magkaroon ng hidwaan ni Apolonio de la Cruz. Nang mabunyag ang Katipunan, marami sa mga kasapi nito ang inaresto. Ang mga Katipunerong nakatakas ay nagtungo sa Balintawak, isang nayon sa Caloocan. Kaya't noong 23 ng Agosto, 1876, ipinatawag ni Bonifacio ang mga pinuno ng Katipunan at napagkasunduang simulan ang himagsikan. Sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang sedula at sumigaw ng "Mabuhay ang Pilipinas!" bilang tanda ng kanilang pakikipaglaban. Ang pangyayaring ito ay tinawag na Sigaw sa Pugadlawin. Ang Sigaw sa Pugadlawin ay isang natatanging pangyayari
sa kasaysayan ng Pilipinas na binubuo ng mahigit 500 katipunero na sabay-sabay na pinunit ang kanilang sedula bilang pagpapatunay ng kanilang tuluyang pagtiwalag sa pamumuno ng mga Espanyol sa Pilipinas. Lumaganap ang paghihimagsik sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nanguna sa himagsikang ito ang mga lalawigan ng Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Maynila at Tarlac. Ang walong lalawigan na may inisyal na Babucala Nupa Mata ay sumisimbolo sa walong sinag ng araw sa pambansang watawat ng ating bansa. Ba para sa Batangas, Bu Bulacan, Ka Cavite, La Laguna, Nu Nueva Ecija, Pa Pampanga, Ma Maynila at Ta para sa Tarlac. Nakalulungkot lamang isipin na sa panahon ng pagkikipaglaban sa mga Espanyol ay nahati sa dalawang pangkat ang katipunan. Una ay ang paksyon ng Magdalo na pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo na kampi kay Emilio Aguinaldo. Pangalawa ay ang paksyon ng Magdiwang na pinamumunuan ni Emiliano Alvarez na kampi naman kay Andres Bonifacio. Si Emilio Aguinaldo ang namuno sa mga katipunero sa Cavite. Siya ay isang batang-batang pinunong ipinanganak sa Kawit, Cavite at naging kapitan munisipal sa gulang na 26. Dahil sa kanyang mahusay na pamumuno, ay naging matagumpay ang lahat ng kanilang laban sa lugar. Natalo niya ang mga kawal na pinamumunuan mismo ni Gobernador General noon ng bansa na si Ramon Blanco. Ang kanyang tagumpay ay nagpaningning sa kanyang pangalan at simula noon ay tinawag na siyang General Myong mula sa pagiging Kapitan Myong. Sa puntong ito, upang mapagtibay ang inyong pangunawa at mga kasanayan sa ating paksa, ituon ang mga sarili sa bahaging pagyamanin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, saan naganap ang pagpunit ng mga katipunero sa kanilang mga sedula? Pangalawa, ano ang kahalagahan ng sigaw sa Pugadlawin sa kasaysayan ng bansang Pilipinas? At pangatlo, dapat bang ipagmalaki ang ginawang pakikipaglaban ng ating mga bayani? Bakit? Mahusay mga bata, ngayon alam na ninyo ang mga kaganapan sa sigaw sa Pugadlawin. Isa-isip at tandaan natin ang mga sumusunod. Una, nagpunta sa Pugadlawin ang mga katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio at doon, sabay-sabay na pinunit nila ang kanilang mga sedula na siyang hudyat ng simula ng revolusyon para sa kalayaan. Pangalawa, walong lalawigan ang nanguna sa pag-aalsa. Ito ay sumisimbolo sa walong sinag ng araw na matatagpuan sa watawat ng ating bansa. Ang walong lalawigan na ito ang mga sumusunod. Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Nueva Ecija, Pampanga, Maynila at Tarlac. Pangatlo, nahati sa dalawang pangkat ang katipunan. Una ay ang pangkat Magdalo na kinabibilangan ni Emilio Aguinaldo. Pangalawa ay ang pangkat Magdiwang na kinabibilangan naman ni Andres Bonifacio. Sa puntong ito mga bata, susukatin ko ang antas ng inyong pagkatuto sa paggamit ng natutuhang competency sa araw na ito sa pamamagitan ng ating pagsasanay. Basahing mabuti ang mga pahayag. Ibigay ang konseptong tinutukoy sa bawat bilang. Una, ito ang tanda ng pagsisimula ng paghihimagsik ng mga Pilipino. Pangalawa, ang paksyong pinamumunuan ni Baldomero Aguinaldo. Pangatlo, siya ang namumuno sa pangkat Magdiwang. Pang-apat, ang katagang isinigaw ng mga katipunero nang sabay-sabay nilang pinunit ang kanilang mga sedula. Pang-lima, kailan ipinatawag ni Bonifacio ang mga pinuno ng katipunan at napagkasunduang simulan ang paghihimagsik. Pang-anim, sumisimbolo sa walong sinag ng araw sa pambansang watawat ng bansa. Pang-pito, siya ang nagbunyag ng lihim na samahang KKK or Katipunan kay Padre Mariano Hill. At pang-walo,
Siya ang namuno sa mga katipunero sa Cavite. O ano mga bata, mataas ba ang nakuha ninyong marka sa ating pasulit? Magaling! Naibigan ba ninyo ang ating aralin? Kung gayon, ay makikita tayong muli para sa iba pang kaalaman tungkol sa himagsikan noong 1896. Muli, ito po si Teacher Maria Brita Acosta ng Lungsod ng Mabini, ang inyong guro sa Araling Palipunan ng ika-anim na baita. Maraming salamat sa pakikinig. Stay healthy and safe. Sulong, edukalidad.